Ininspeksyon ng bagong Trade Secretary Maria Cristina Roque ang ilang palengke at supermarket kung sumusunod ba ang mga ito sa ipinatutupad na suggested retail price o SRP. Ipinaalala kasi ng DTI na umiiral pa rin ang price freeze sa Metro Manila hanggang September 24. May balitang A to Z si Ace Cruz. Hindi pa rin pwedeng itaas ng retailers ang presyo ng basic commodities gaya ng canned goods, instant noodles, kape at iba pa habang may price freeze. Nananatiling epektibo ang price freeze sa Metro Manila hanggang September 24 dahil sa nagdaang bagyong Karina at Habagat. Munod tayo sa price freeze para maprotektahan din natin ang business natin and also to give to the consumers a lower price. Kasi syempre pag may bagyo, pag may, may calamities like this, naapektuhan din sila in a way. So we have to all help each other. Nag-ikot ang DTI sa pangunguna ni bagong Trade Secretary Maria Cristina Roque sa ilang tindahan sa Guadalupe Market sa Makati City, pati ang ilang kalapit na supermarkets nito. Most of them, they follow the kung ano yung price na binibigay ng DTI or ng gobyerno para maprotektahan ang ating mga buyers. So halos lahat dito or lahat dito sumusunod. Nag-check rin kami sa weighing scale, tapos yung weighing scale, ano rin, it's eksakto doon. Hindi siya, wala siyang daya. Sumusunod naman ang mga nagtitinda pero batay sa monitoring ng DTI, may mahigit sa 40 retailers na lumabag at inisyuhan na ng notice of violation. Binibigyan sila ng 2 araw o 48 hours para sagutin kung meron silang paliwanag o depensa. Kung hindi po maganda yung paliwanag o depensa, tutuluyan po sila ng kaso, formal charge po sa DTI FTEB, sa Adjudication Division. Iniikot din ng DTI kasama ang Department of Agriculture ang ilang wet market para inspeksyonin ang mga tindang karneng baboy sa gitna ng African Swine Fever o ASF. Usually yung kinukuha nila na meat is from a supplier na alam nila na hindi walang swine flu. So dito so far parang protected ang mga consumers or mga buyers sa swine flu. Wala namang nasitang DTI sa Guadalupe Market pero nagpaalala ang ahensya na tiyaking maayos na nakapaskil ang presyo o yung price tag ng bawat produkto. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz.